Magandang umaga muli sa inyo. Ang ating Pangulo, ang kanyang hinahangad ay mapagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Pero tingin ko hindi po yun makakamit ng ating Pangulo sapagkat maraming mga maiingay sa ngayon na talagang gumagawa po ng kaparaanan para po pagbuklod-bukludin ang mga diwa ng paghiwa-hiwalayin ang mga diwa ng ating kapwa Pilipino. Sila po ay nag-i-inject ng hate sa kapwa po natin Pilipino para yung mga magagandang programa ng ating mahal na Pangulo ay makalimutan o hindi pansinin ng ibang mga Pilipino. Pero nagkakamali po sila sa kanilang inaakala. Ang katunayan, napakarami na pong nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa loob lamang ng 5 buwan na kanyang panunungkulan. Parang tinumbasan na nga nito yung taon na panunungkulan ng nakaraang administrasyon at iba pang mga administrasyon. Biruin nyo, ang ating Pangulo, sa kabila po ng bagsak na ekonomiya, walang pondo na gobyerno na itinransfer sa kanya ng nakaraang administrasyon, naiaangat pa rin ang ating mahal na Pangulo, ang estado ng ating bansa, partikular sa mga challenges at issues na kinakaharap nito. Hindi naman maikakaila na ang ating ekonomiya ay ang pinakamabilis na ekonomiya na sumusulong ngayon sa Asia, hindi lamang sa Southeast Asia, sa Asia. Bagamat pangalawa lang tayo sa Vietnam, pero mas mabilis po ang pagdaloy paangat ng ating ekonomiya kumpara sa Vietnam. Ang Vietnam, though meron pong 10% na economic activity, ay laban naman sa Pilipinas na meron lamang 7.6, still, mas mabilis po dahil alam naman natin na ang Vietnam ay matibay na ang ekonomiya kumpara po sa Pilipinas. Ang Pilipinas, hirap na hirap po sa paglaban sa ating mga problema. Higit sa lahat, tinamaan pa tayo ng pandemya. Kaya talagang yung pag-aho napakahirap. Pero dahil po sa kagalingan ng ating Pangulo at ng economic team nito, naaabot po natin yung magandang estado sa ekonomiya sa kasalukuyan na sa hinaharap, mararamdaman po natin yan. Sa ngayon, hindi naman po isang kisap mata maganda na kagad ang buhay ng Pilipino. Hindi po ganun kadali yan. Ang mahalaga, nakikita na po natin na sinisimulan na ng Pangulo ang mga magagandang bagay na maaaring maging ma-experience na po natin sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng mga hanap buhay sa kasalukuyan ay isa sa mga magagandang epekto ng pulisiya ng ating gobyerno, ng ating mahal na Pangulo. Biruin nyo, lumalakas ang tourism industry. 2 milyon na turista mahigit pa ang dumating na sa ating bansa at nadadagdagan pa ito. At yan po ay magre-resulta sa isang malaking kita ng ating gobyerno mula po sa mga turista na ito. Nandyan din po ang sektor ng micro, small, medium enterprises muli pong nabubuhay ngayon dahil pinagtutuunan po ng pansin ng ating mahal na Pangulo ang kanilang mga kapakanan. Tapos nandyan din po ang mga malalaking industry, mga kinabibilangan po ng mga malalaking negosyante. At ang maganda rito, kapanalig sila ng ating Pangulo, kaya naman sa tulong ng mga tao na ito ay nakikipag-ugnayan ang ating Pangulo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Katulad po nung nangyari noong September sa from September 3 to September 7 sa Indonesia ay nakapag-resulta ito sa investment pledge na $14 billion. Sa Singapore ay $8 billion, sa Estados Unidos ay $3.9 billion, na kung susumahin ang kabuuan na maaaring i-produce na trabaho nito sa mga kababayan po natin dito sa ating bansa ay mahigit sa 100,000 trabaho. At hindi maikakaila na ito pong programa din ng ating Pangulo na pabahay para sa mga mahihirap ay mag-generate din po ng 1.7 million jobs kada taon. Yan po ay total of 6 million na pabahay para sa ating mga kababayang Pilipino na wala pong mga tahanan sa iba't ibang rehiyon dito po sa ating bansa. Ang pinakamarami po dyan ay matatagpuan sa Region 4A na binubuo po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At isa din po sa mga magandang balita na dinesisyonan po ng ating mahal na Pangulo
ay ang pagbibigay po ng pagkakataon sa mga negosyante o importer na bayaran lamang ang maliit na halaga ng tarifa o tax para po sa mga ipapasok nilang sasakyan dito sa ating bansa. Ito po yung electric vehicles. Panoorin po natin ang balita na ito bago tayo pumunta doon sa malungkot na balita na ikinalungkot din ng ating mahal na Pangulo. An upcoming executive order removing tariffs on electric vehicles for the next 5 years has stakeholders very excited. Yan, di ba? Narinig po natin, ano? 5 taon ang effectivity po nito na babawasan o tatanggalin ang taripa ng mga papasok na mga electric vehicles. Alam naman natin, mga tol, na ang isa sa problema po natin sa kasalukuyan ay ang transportasyon. At sa transportasyon, gumagamit po yan ng mga sasakyan at ang mga sasakyan ay gumagamit po ng fuel. At ang fuel nakalulungkot dahil ito po ay patuloy na tumataas. At kung bumaba man, hindi ganun kalaki ang ibinababa. Ito po ay dahil sa epekto ng pandaigdigang ekonomiya, galaw ng ekonomiya at sa kagusot, lalong-lalo na yung sa pagitan po ng gyera ng Russia at saka ng Ukraine. Kaya kung magkakaroon po tayo ng alternatibo sa transportasyon kung saan ito ay gagamit lamang ng electricity na maliit lamang ano, kumpara sa fuel, eh malaki po talaga ang tulong nito sa ating mga kababayang Pilipino. Ngunit ang katotohanan, napakamahal po ng mga electric vehicles. Kaya naman, ang naisip na solusyon po ng ating Pangulo ay ibawasan o kung hindi naman tanggalin ang taripa sa mga piling electric vehicles para naman kapag dumating po dito sa atin yan, kung maliit po ang puhunan ng mga negosyante, ay sigurado maliit din po ang magiging benta nito sa merkado. Ituloy po natin ang balita, mga tol. Will Filipinos buy in? Warren de Guzman reports. Amy Anastasio has been using an electric bike for 5 years now. With it, she has managed to dodge the surging fuel prices that have affected conventional motorcycle users this year. Pamasay, sa pagod pagbit-bit ng paninda ko, malaking bagay din po yung sa akin. Kasi hindi ko nadadalhin doon sa labas. Kayo ba, meron ng mga electric vehicle sa inyong mga lugar? Eh ako wala pa, ano, wala akong sasakyan kasi wala akong sariling bahay, kaya hindi ako nag-i-interest na bumili ng sariling sasakyan dahil nga problema pa parking diyan. Pero syempre, ang ginagamit kong sasakyan, yung sa kapatid ko, every now and then nandito naman 'yon, kaya tama na yung isang sasakyan, eh magagamit naman namin palitan, ano. Ngunit kung meron tayong kakayahan na bumili ng electric vehicles, bilhin po natin. For example, iniisip ko nga kung bibilhan ko si Mrs. ng electric motorbike eh. Kasi alam nyo ba, yung aking anak na bunso ay nag-aaral mga 2 kilometers away dito po sa bahay. At pagka papasok po yan, sasakay siya ng pedicab. Pagbalik, sasakay ulit ng pedicab. Eh ang gastos po sa pamasahe nasa 100 pesos daily. Sa isang buwan, more or less mga 2,000 kasi 5 beses lang naman sa isang araw, di ba? Eh samantala kung meron kang electric vehicle, eh gastos mo lang diyan kuryente, baka sa pagcha-charge ng isang charging gagastos ka lang ng 100-200 pesos, magagamit mo na ng ilang araw. Kaya naman naiisip ko tuloy kung mag-iinvest ako dito, halagang 30 to 50,000 pesos in the span of 1 year, 2 years, bawi mo na yon, tapos magagamit mo pa yung electric vehicles katulad nitong napanood natin na 5 taon na siyang gumagamit ng electric vehicle. Kaya ito ay practical na solusyon para po sa mataas na problema na mataas na halaga ng fuel na talagang problema po natin. Lahat po kasi tayo apektado kapag mataas po ang fuel, mula po sa transportasyon hanggang sa kinakain po natin, gumagamit po ng fuel. Kaya dapat magkaisip po talaga ng alternatibo ang gobyerno. At ito po nga yung magandang ginawa ng ating Pangulo. Ang tanggalin o bawasan ang taripa ng mga papasok na electric vehicles para naman yung mga negosyante na namumuhunan dito ay hindi po malaki ang kanilang ipuhunan. Kung maliit lamang ang kanilang puhunan, siyempre sapat na kita. And then, maliit pa rin ang magiging halaga nito na ibebenta sa
merkado at baka kayanin na rin po ng pangkaraniwang Pilipino. Ituloy po natin mga tol ang magandang balita na ito bago tayo tumako doon sa malungkot na balita. Vehicles are gaining popularity in the Philippines as more search for alternatives to gasoline and diesel-powered transportation. Electric scooters, electric bikes, electric public utility vehicles, and electric cars can all now be seen with some regularity on the streets of Metro Manila. The National Economic and Development Authority Board this week endorsed an executive order. Ito, basahin natin, ha? Sabi dito, in its first meeting under the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., the NEDA Board endorsed the executive order modifying tariff rates on certain electric vehicles such as passenger cars, buses, minibuses, vans, trucks, motorcycles, tricycles, scooters, and bicycles, among others. Halos lahat pala ng sasakyan meron ng electric vehicles, ano? Including electric vehicle parts and components. O, kaya kapag ka tinanggal po o minodify, binabaan ang tarifa nito, o yung sa madaling pagkakaintindi, buwis para dito, eh definitely bababa din po ang presyo ng mga yan. Ang standard po na halaga, may nagtatanong, ay kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, nung tumingin po kami sa mall, yung scooter ay nasa 17,000 pesos. Pero yung mga tricycles, yung mga mini bicycles, parang nasa 30 to 50,000 pesos ang halaga eh. Kaya medyo mabigat, pero kumbaga nag-invest ka for long na sa huli nga ay ikaw rin ang makikinabang at ikaw rin ang makakatipid. Meaning, isang bigla ang gastos pero kinalaunan, mas malaki po yung matitipid mo kapag kasinuma mo yung gastos sa araw-araw na pamasahe. Tuloy natin mga tol. Will cut tariff rates on all manner of electric vehicles from as much as 30% to zero. Tariffs on parts and components... Basahin natin, ha? The executive order will temporarily reduce the most favored nation tariff rates to 0% for 5 years on completely built-up CBU units of certain ABS. EBS, ano? Yung completely built-up, yun po yung CBU, ha? Except for hybrid type EVs. It will also implement tariff modification on certain parts and components of EVs from 5% to 1% for 5 years. The NEDA board also indicated that the tariff modification shall be reviewed after 1 year of implementation with a view to assessing its impact on the development of the EV industry ecosystem. Sana nga kinalaunan yung, kasi lang mahal kasi ng Tesla, no? Di ba ang Tesla yung pag-aari ito ni Elon Musk? At ito yung pinaka number one cars ngayon sa Amerika. At ito po ay malaki ang naitutulong sa pag-limit ng paggamit po ng fuel. Ngunit napakamahal po, kaya I hope magkaroon din tayo ng pagkakataon na makabili ng mga yan pero sa murang halaga. Hindi ko lang alam kung paano yun magagawa ng paraan ng ating gobyerno. Even kasi ang Tesla ay mahal din ang pagbebenta sa merkado. But going back, dito po sa ating mga pinag-uusapan, isang magandang balita po ito para po sa lahat, sa atin at sa mga negosyante, na kung mawawala po o liliit ang tarifa, eh magiging maliit at hopefully affordable na ang halaga po ng mga electric vehicles. From 5% to 1%, making EV maintenance more affordable as well. All of the tariff cuts will remain in effect for 5 years. Hybrid electric vehicles are not included. The Electric Vehicle Association of the Philippines expects this to immediately make an impact. At present kasi, yung nasa class A and B, yung nakaka-afford to buy the EVs, in particular the e-cars, marami na magiging auction yung mga buyers. Not only on the big cars, but small cars as well. Maraming importers na siguradong magkakaroon ng interest to bring in the EVs in the market. Yan, tama yan. Ano? Sana hindi lamang yung mga class A, class B populations ang makabili po ng mga electric vehicles. Kasama na po lahat ng classes ng ating mga mamamayan, ano? From class A to class E. Kahit mahirap, sana maging affordable para po sa mga mahihirap.
Alam nyo, yung mga kababayan po natin na ang sahod ay minimum, pumipila ngayon sa lamat pa rin sa ating Pangulo dahil sa kanyang kabutihang loob at programa ng gobyerno, ay nakakatulong pa rin ito sa EDSA, yung libreng sakay 24/7. Pero kung magiging affordable ang mga electric vehicles, hindi ka na magtsatsaga ng pumila dyan. Kung kaya mo namang kumuha ng hulugan o kaya cash basis, eh kung magiging affordable yan, kung hulugan, 50 pesos per day, for example, payable in 3 years, eh kaysa nagsisiksikyan ka doon, pumipila sa napakahabang pila sa public transport, eh tsatsagain mo nang magbayad ng 55 pesos per day dahil halos ganun na din yung katumbas ng pamasahe mo araw-araw. Magandang balita po ito at sana maipakalat po ng ating mga tri-media, no? Hindi lamang mga vloggers. Alam nyo, humingi na rin po ng tulong. Nagsusumamo na ang ating mahal na Pangulo sa mainstream media na kung maaari, tulungan siya na ipalaganap ang mga programa ng ating gobyerno. Kasi sa katotohanan, mga tol, parang ang ginagawa ng tri-media ngayon, ng mainstream media, pipitik lang ng kaunti, tapos iba yung ibabalita nila ng masensationalize kaysa doon sa programa. Katulad po ng ang magandang halimbawa rito kay Gerald Bantag, di ba? Sinesensationalize lahat ng mga media pro or bias sa gobyerno. Pero yung programa ng ating gobyerno, hindi nila nabibigyan ng emphasis. Katulad ng pabahay, ang dami-dami sa ating mga Pilipino ngayon ang hindi nakakaalam sa 6 na milyong pabahay ng ating Marcos administrations. Bakit? Kasi hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mainstream media, even ng mga vlogger. Iilan lang ang nagko-content sa every now and then sa mga programa ng ating Pangulo. Laging sausaw sa issue for the sake of views. Ang mainstream media ganun din. Sumasausaw lang din yan sa issue para sa kanilang engagement. Siyempre, the more viewers, the more popular the program is, eh mas maraming mga advertisement. Ganon din sa mga vloggers. The more popular ang kanilang topic, the more views na meron sila. Eh the more kita. Talaga nga naman. Oh. Sana balansihin natin, ano, kung talagang kayo mga pro-BBM supporters at vloggers, eh hindi lamang sausaw sa viral. Lahat ng mga balita na may kaugnayan sa ating mahal na Pangulo at sa administrasyon nito na mabuti para sa Pilipino, dapat ini-engage natin sa ating mga vlog para naman kahit paano mabubuhayan sa diwa ng mga Pilipino kung ano ang ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Kaya ang dami naliligaw na landas eh. Ang dami diyang mga nagpapaniwala sa mga vlogger na kanilang hinahangaan. Eh, puro kasi nungalinga naman yung mga sinasabi ng iilang vlogger, di ba? Dito, kitang-kita na natin na ang Pangulo ginagawa ang lahat para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, pero kulang ang suporta mula sa media, mula sa mga vlogger, at nakalulungkot pa, parang wala tayong Office of the Press Secretary. Attorney Garafil, kayo po ay officer in charge ng Office of the Press Secretary. Eh sana naman po pakilusin ninyo na maganda yung opisina po ninyo para na ipapalaganap ng maayos ito pong mga pulisiya ng ating gobyerno. O, Direct Paul Soriano, kayo po ay inappoint ng ating Pangulo. Sabagay, ang Pangulo naman, alam ang inyong purpose. Eh kayo po ay nasa movie industry. Eh sana naman yung movie industry na yan, showbiz industry, mapaangat po ninyo para naman kahit paano hindi tayo tinatalo ng mga foreign films. Going back dito sa Office of the Press Secretary, Attorney Garapil, paki-maximize po ninyo yung opisina ninyo para pong wala kaming nadidinig masyado. Magpo-post lamang sa social media, magpo-post sa PNA, sa RTBM, pero walang emphasis kung ano talaga, wala man lang write-up na maayos. Napapansin niyo ba 'yon, mga tol? Walang particular na write-up na magpo-promote ng maganda sa gobyerno para sa publiko. Ang gagawin lang nitong mga
social media pages natin under the Office of the Press Secretary, copy-paste, titingnan mo yung nasa Twitter, ganun din. Titingnan mo yung nasa PNA, ganun din. Nasa Office of the Press Secretary Facebook, ganun din. Wala ba kayong artikulo na kahit paano, kahit Tagalogin ninyo para maintindihan ng mga pangkaraniwang Pilipino. Tagalogin ninyo, tapos i-promote ninyo sa magandang write-up ang ginagawa po ng ating gobyerno. Huwag nyo nang... Eto, nagpaparamdam na si Pangulo. Sinasabi ng ating Pangulo, nakikiusap na siya sa tri-media, sa mainstream media, natulungan siya sa pagpapalaganap ng mga pulisi. Ang ibig sabihin nun, hindi nyo natutulungan ng Pangulo, Office of the Press Secretary. Kaya nga po, Press Secretary, Office of the Press Secretary. Dapat kumikilos po kayo. Kayo po ang pinuno ngayon ng Office of the Press Secretary. Eh sana naman, galing-galingan ninyo naman yung pagpapalaganap ng mga polisiya at programa ng ating mahal na Pangulo. Anyway, so much for that. Ano, sana nakuha natin ang atensyon ng mga kababayan po nating Pilipino sa issue po na ito na napakagandang balita para po sa mga mamamayang Pilipino. In particular, ito pong paghahangad ng ating gobyerno na palaganapin ang paggamit po ng electric vehicles. Bago tayo dumako dito po sa ikinalungkot na balita ng ating Pangulo, magbabasa muna ako ng inyong mga komento.